Marvin at Barbie. Shout out. Ayan, nakita ko sila mga deno. Hindi ko na sinama sa vlog kasi makakahiya mga deno. Ma'am Barbie at Sir Marvin, thank you ah. Tiga sa Trans Island daw sila mga dreno. Andito tayo sa plaza mga dre. Matagal-tagal na tayo hindi nakakapunta rito, no? Kaya tingnan natin si Jonathan pala, nandito daw mga dreno. Ah, nandito pa pala. Hindi pa siya natatanggal. Natatanggal eh, no? Tingnan ko nga kung nandito pa mga dreno. Kausapin natin. Umuwi na yata si Jonathan mga dreno kasi nakita ko siya rito nung nakaraang araw. Sabi ko, oh, akala ko wala ka na dyan. Sabi niya, hindi pa dre, hindi pa ako na-eliminate. Ah, ba't eliminate? Eh, parang bahay ni kuya to eh, Pinoy Big Brother daw eh. Elimination. Pero nandito pa siya mga dreno. Kaya nakakatuwa naman, di ba? Pakita ko sa inyo mga dre, ah, kung magkano ba yung presyo ng inilalaman sa box para makapag-compute tayo. Kasi nakabili na ako ng sabon na Dove mga dreno. Eh ngayon, ano bang titingnan natin? Sardinas kaya? Dilata mga dreno. Usually dilata, mga kape, ito na tela pala mga dreno. Oh. Naka-sale yata ito eh. $6.97. Itong 725 grams mga dreno. $6.97. Wala yatang tax yan. Pag mga pagkain mga dreno, walang tax no. Peanut butter. Nagpapadala rin ako rin neto. Peanut butter mga dreno. $6.77 isang kilong peanut butter. So, kung magpadala ako niya, minsan dalawa or tatlo. Pagkatapos, mayonnaise mga dreno. Ito, syempre, hindi ka magpapadala niyan. Diba? Ah, wala pala yung mayonnaise dito. Kaya, minsan, tsaa mga dreno. Papadala ako isang box. $7.47. Pagkatapos, ano pa ba? Dati nagpadala kami ng ganito mga dreno. Yung ano, yung malaki siya. As in, siguro mga 2 kilo siya tayo ni. Eh. Hindi ko lang alam yung presyo eh. Panggawa ng pancake mga dreno. Pagkatapos, pasta mga dre. Yan, nagpapadala kami niyan. Kasi eto, $1.27 mga dreno. Minsan nagsisale to. Parang 99 cents lang siya mga dreno. Kaya kung magpadala kami nito mga 20 piraso mga dreno. Pero hindi puro ganyan, no? Minsan 10 ganyan. Tapos may pen o kaya merong macaroni, merong parang shell, mga 20 to 30 kilos na pasta mga dreno. Tapos ano pa ba? Tingnan natin dito, dilata mga dreno. Ah, mayonnaise. Sabi ni Ermat, paborito niya yung mayonnaise. Di, nagdala akong mayonnaise. Yung ganito, mga dreno, Hellman. Hellman's. Magkano yan? $6.27. Tapos, 890 grams, mga dreno. Meron na itong ano eh. Yung mas malaki rito, mga dreno. Ano ba yun? Isang kilo yata mahigit yun, mga dreno. Hindi naman naubos na. Ah, ito pala. Ito, mga dreno. Ito, ganito kalaki, oh. 1.42. Magkano to? 8.97 mga dreno. Sabi ni Ermat maasim daw. Kasi yung mayonnaise sa atin mga dreno medyo manamis na miss no. Dito medyo maasim-asim. Ito ang pinaka ano best seller mga dreno. Na sa padala. Luncheon meat. $2.97. Kaya ako maglalagay kanya ng mga 10 piraso di $29 na yun mga dreno. Sabihin mo ng $30. Tapos meron din ganito. Itong malaki. Mas mahal-mahal nga lang $5.97. Minsan machichempuan mo nakasale mga dreno. Kaya yun ang maganda na abangan. Pag nagsale sila, doon ka talaga bibili mga dreno. Hereford. At po, paborito nyo, Hereford. May nagsabi sa akin na ano eh, yung masarap na corned beef mga dreno. Kasi sabi ko hindi ako kumakain ng Hereford. Nung nakaraan, bumili ako nito isang piraso. Sabi ko, titikman ko, baka ito yung sinasabi nila na kalasa ng Argentina, mga dreno. Kumbaga yung may mga ano, yung parang ano talaga, yung beef na may mga cubes-cubes pa, mga dreno.
Kasi eto parang giniling siya sobra eh. O nga pala, 497 siya mga dreno. Eto, magkaparehas lang sila. Yung sobrang durog na durog mga dreno. Pero lasang corned beef pa rin naman. Beef sausage. Ay hindi pala, eto pala yung isa mga dreno. $2 Vienna. Minsan, nilalagyan ng ganito. Siguro ngayon lalagyan ko ng ganito yung padala ko mga dreno. 197 isa. So, kung 10 ganito, mga nasa 20 na mga dreno. Tapos, ano pa ba? Nung dating padala ko pala mga dreno, nagpadala ako ng ano, Tide powder mga dre. Ay, to iba to eh. Parang ganito lang oh, ordinaryo. Ay, hindi, ano pala to? Yung pads to eh, parang ganun no. Oh. Buo siya mga dreno. Merong powder lang eh. Nagpadala ko dati ng powder. Parang 3 kilos din yata yun o 2.5 kilos. Gusto ko lang mga dreno. Gusto ko lang magpadala ng sabon. Tapos, nagpadala din ako ng ano, ng mantika. Magkano pala yung sabon na yan mga dre? Ayun o, 27. Tapos, nagpadala rin ako ng mantika, yung malaki-laki. Sabihin nyo, nasa Pinas na. Eh, kaya lang, gusto ko lang mga dre, no? total box ko naman yun, ipabayaan nyo na ako. Diba? Tapos, sa kung ano-ano mga dre, no? Chichirya, hindi naman naglalagay niyan. Kasi, matakaw sa space. Chocolate. Ah, kaya lang sa ano pala kami bumibili mga dreno? Sa Costco. Kasi meron dun yung 2 kilo na. Yung maliliit na ganyang kudrado. 2 kilong ganun. Parang $20 yata eh. Magkano ba yung chocolate dito? Eto. Eto, isa sa masarap na brand to mga dreno. Lindt. May bago pa silang ganito. Parang masarap to. Minsan-minsan, bibili akong ganito. Pangkain dito, titikman lang mga dre kung anong masarap na chocolate. Dito pala mga dre, no? Pag mahilig ka sa matamis, nako, magkakadiabetes ka rito. Kasi parang sobrang affordable dito ng mga chocolate mga dre, no? Even the soft drinks mga dre. Kaya kung mahilig ka sa matamis, nako po, delikado. Reese, oh, apat na ganito para sa $12. Ayan o. Ayan, isa na yung mga chocolate, mga dre, sa pinapadala. O, ito, mura lang to. 248. Ilang piraso to. Pang pambigay sa mga bata, mga dre, no. O, ayan, 8 cut. Pag ano, bumibili ako ng mga ilang pirasong ganito, tatanggalin ko na sa pakete para hindi ba mabalki, mga dre, no. Yung ganon. O nga pala, pakita ko sa inyo yung Corel dito mga dre na plato ah. Kasi sa Pilipinas, napakamahal na ito. May nakita ko na ito, nagre-resale ng Corel na plato. 10,000. Eh, dito, medyo mura lang mga dre, no? Teka lang pag nakita ko. Ayan, ito mga dre. Oh. 12 piece, 64. Parang ayan na yung pinakamahal mga dre, 64. Ang mahal kaya nung ano niyan sa Pilipinas, parang may nagbibenta ng ganitong klase. Ganyan lang 12 pieces mga dre, no. Parang 10,000 nga, 10,000. Imagine, 'di ba? Grabe, mas mahal pala 'to. Oneida Entertain. Ah, maganda daw pala yung Corel mga dre kasi parang ano ba, hindi nababasag. Pero pag naibagsak mo sa tamang angulo, basag din eh. Nagpadala pala ako niya mga dre, no, ng Corel dati. Eto, eh, mga ganyan, no. Mga ganyang klase, mga dre. Oh. Simple lang, pero mahal eh, di ba? Tapos kadalasan, yung mga nakasail dito eh. Dati pinapadalaan pa nga kami ng ano eh, ng spaghetti sauce, mga dre, no. Minsan pala, naglalagay rin kami ng spaghetti sauce sa ano, sa bagahe mga dre, no. Basta ano, okay lang mabigat, basta wag lang ano, bulky yung ano nyo, kumbaga nadideform na yung karton nyo sa sobrang daming laman.
kape, o nga pala, no? Kumbaga, isa sa kape, isa yung kape sa laging ano, hindi nawawala sa padala, mga dre, no? Magkano ba yung kape? Ang masarap na kape, mga dre. Paborito ko, ah, Taster's Choice. Eto. May nabibiling ganito. Eto, maliit pa to, eh. Merong malaki pa niyan, mga dre, no? Yun ang binibili namin na pinapadala. 400 ano yata yun, eh. 400 grams. Parang, oo, parang ganito kalaki, oh. 475 grams, ganito kalaki, mga dre, no? Oh, mas malaki pa rin ito. Ayan yung presyo niya, kita nyo. Ganyan palang kaliit yan. $15 na, di ba? O kaya, kung pinadalahan kayo ng mga ganitong kape, o, oh, 727, ito yung lagi natin binibili. Ito, sa Pinas, medyo, ano na rin to, eh. Kumbaga, high-end. Ang mahal, eh. Ang mahal sa Pinas, mga dre, no? Pero masarap siya. O, oh, kung gusto nyo yung mga ganito, kung kayong, meron kayong coffee maker, dati pinadalang kami ng ganito, eh. $23. Eh, wala naman kaming coffee maker. Paano gagawin? Ah, lulutuin. Tapos sasalain pala, ano? Ganun pala. Nakakatuwa lang dito, mga dre. Pag nasa nandito sa Canada, mga dre, no, particular. Kumbaga, yung access mo ba sa, ano, sa pagkain? Sa iba't ibang choices? At saka, yun nga, sabi nila, mga dre, no, na pag nandito ka, kung ano yung kinakain ng mayaman, nakakain mo rin. Di ba? Parang, kaya, somehow, nandun, yung parang, wala kayong pinagkalayo masyado, mga dre, no? Pwede lang sa magarang sasakyan at magandang bahay. Sa pagkain, hindi mo mapipil na ano ka, na mahirap ka, mga dre, no? Kasi parehas lang kayo ng kinakain. So, yan, mga dre, no? Yan lang yung ano natin, tour natin dito sa Walmart. Laki ng ano na to. Seasoning, oh. Halos isang litro na, eh, diba? Eto pala, may natutuwa ako, mga deno. Asan na yon? Nagdala ako nung ano, yung fried noodles sa Pinas. Kala ko wala sa atin. Kala ko wala sa Pinas, mga dreno. Asan na yon? Eto, mga dreno, eto. Nag-uwi ako neto. Ilang pakete. Ngayon, nung nakita ng pinsan ko, sabi niya, "Uya, ang dami kaya sa SM niyan." Ang dami nga. Akala ko wala pa neto sa Pinas, mga dreno, mi goreng. Isa sa pinakamasarap na ano yan, mga dreno, na pancit canton, mi goreng. $2.97. 5 piraso. Pambihira na yan, no. Ang dami pala sa Pinas, eh. Sabi ko, ah, ganun ba? Yayabang pa ako sa pancit canton, eh. Meron din pala, di ba? Hindi kagandahan ng panahon, mga dreno. Pero dahil dyan, kaya ako nabagit yun sa pagpapabox, mga dreno. Kasi may mga nabasa ko comment na parang bakit pa ako magpapabox? Hindi daw ba alam na nahihirapan ako dito, mga dreno? Nahirap na ako dito sa Canada. Parang ganun, no? Tulungan ko daw muna yung sarili ko bago ako tumulong sa iba. Sa akin naman, mga dreno, kumbaga bilang ano, bilang OFW, mga dreno, kumbaga nakakatuwa sa pakiramdam na makapagpadala ka sa Pilipinas, eh, di ba? Yung nasa Pilipinas naman, excited din sila, mga dreno, na makatanggap ng bagahe mula sa minamahal nila sa iba yung dagat, mga dreno. Kung tsaka ako magpapadala, kung mayaman na ako, baka hindi ako yumaman, eh, di ba? Baka lagi na lang ako mahirap, eh. Hindi na ako nakapagpadala, mga dreno. Hindi na ako nakapagbigay katuwaan sa magulang ko, di ba? Tsaka yung pagdating sa magulang, mga dreno. Pagdating sa nanay ko, hindi po ispoil yung nanay ko, mga dreno. Kumbaga, baka nga nagugutuman pa, mga dreno. Pero, ganun pa man po, ano, eh, kumbaga walang question. Para sa akin, mga dreno, bilang anak na nakita yung pinagdaanan ng magulang niya, pagpapalaki sa kanya, mga dreno, katuwaan ko na makapagbigay ng konting kaginhawaan sa buhay ng nanay ko, mga dreno.
yung pagiging magulang ako, yung pagiging magulang ko sa anak ko habang buhay yun, mga Dreno, kumbaga kahit anong tulong na kailangan ng anak ko, kahit malaki na siya, kahit may pamilya na siya, tutulong pa rin ako sa abot ng makakaya ko. At bilang anak, mga Dre, ganun din yung pagtanaw ko ng utang na loob sa magulang ko, mga Dreno. Kumbaga, lagi ako nandito para sa nanay ko, mga Dreno. At walang kayo question doon, mga Dreno. Kumbaga, ako yung kasama ng nanay ko noong mga panahong ano eh. Siya yung naghahagilap ng pera para lang may pang-almusal ako, mga Dreno. Yung mga kamay niya, yung sugatan sa paglalabada, para lang may panggastos kami sa araw-araw. Kaya yung makapagbigay ako ng konting ginhawa sa buhay niya, mga Dre, isang malaking karangalan sa akin yon. At lagi kong ikinatutuwa yung mga panahon na nakapagbibigay ako sa kanya ng mga konting bagay, mga Dreno, nang sa ganun kahit pa paano makatulong sa kanya, mga Dreno. Kahit po ano, kahit habang buhay kong suportahan yung nanay ko, mga Dre, walang problema sa akin yan. Kumbaga, ano yun eh, kasama yun eh, kumbaga, ano ba, responsibilidad? Hindi, mga Dreno, hindi ko tinutuloy na responsibilidad yun. Kasi, parte ng buhay ko yun, mga Dreno. Kumbaga, kahit gano'n ko mahirapan, gagawin ko yung pagtulong sa magulang ko. Kasi nga, parte ng buhay ko yun, mga Dreno. Hindi matatanggal sa akin yun. Kaya, mga Dreno, kumbaga, alalahanin niyo po yung mga magulang niyo, di ba? Huwag sanang makalimutan, di ba? Kasi sabi nga nila, kung wala yung mga magulang natin, eh, wala rin tayo dito. At totoong sadya, mga Dreno, totoong tunay. Kaya, yun, mga Dreno. Pagdating sa magulang tsaka sa anak, kasi hoda kung anong sabihin ng ibang tao, ang mahalaga eh, masunod yung gusto ng puso natin, di ba, mga Dre? Ganun yun eh. Merong nagtanong, mga Dre, si Quebec Cam. Curious lang po ako, Sir Rice, kasi di ka nagpi-French. Paano mo hinahandle yung mga Quebecwa na di nag-i-English? Yung pinapasukan mo ngayon, English School Board ba o French School Board? Ano po, English School Board, mga Dre, no? Yung pinapasukan ko ngayon. Pagkatapos, yung mga Quebecwa na hindi marunong mag-English, sinasabi ko po sa kanila na ano, hindi rin ako marunong mag-Franse, mga Dre, no? Minsan, tataasan ka ng kilay, sabihin sa'yo, you're in Quebec, why not speak French? O kaya, bakit hindi ka matuto mag-French? Ganun na lang ako, mga Dre. May nagsabi, you see the consequences, Rice. Dati ang lapit ng trabaho mo sa bahay mo. Ngayon, problema ang dumarating sa'yo. Kung di ka na-terminate sa trabaho mo, hindi ka hirap sa mga lakad mo at oras. Happy-go-lucky drives you crazy. Those days are gone. Yung gas at oras mo ngayon sa bago mong trabaho at hirap ka sa parking. Sana nilunok mo na yung pride mo. Hindi ka naman professional skill. Undergraduate ka siguro sa university o high school. Wala ka atang vocational certificate. Gasgas na gasgas yung sasakyan mo. Anyway, I hope you will be okay to your new job. Good luck to you. Ngayon, ano gawa mo? Nangangapa sa bago mong trabaho. Parang ano? Parang pangit yung trabaho kung nakuha ngayon. Ganun ba? Yan ang resulta ng pinagmamalaki niyang building memories. Enjoy for a short term, tapos do sa for a long term. Unang-una po, hindi ka tatagal sa trabaho dahil lang malapit sa bahay mo. Hindi ka tatagal sa trabaho dahil lang convenient yung pagpasok sa trabaho. Yung lalakarin mo lang, nandun ka na. Ba't ka magtsatsaga sa isang trabaho na porque malapit sa'yo, samantalang yung 3 kilometers away, eh, mas maganda yung ino-offer. Diba? Puro problema daw yung dumarating sa akin. Siguro yun yung hinihiling ni Sir sa akin. Diba? Pero hindi po, no? Apparently, mga Dreno, kakampi natin yung Diyos. Kasi po, alam po niya yung nilalaman ng puso natin, mga Dreno. Dati, lagi kong sinasabi, mga Dreno, na hindi na ako makakahanap ng trabaho na ang sweldo ay magiging kagaya ng sa plaza. Hindi na ako makakahanap ng trabaho na mas maganda pa sa plaza, mga Dreno. Kasi nga, sobrang lapit, di ba? Yung sweldo, malaki. Kaya, nung mga panahon, mga Dreno, na nag-iisip ako na aalis na sa plaza, kumbaga nagtatalo rin talaga yung isip ko, mga Dreno. Kasi nga, wala nang trabaho kong mahahanap na mas tataas pa yung sweldo ko rito. Yun yung unang-una.
Tapos sigurado mapapalayo na ako. Pero sa kabila ng agam-agam ko, mga dreno, sa kabila ng pagdududa ko sa gagawin ko, nandun pa rin yung kagustuhan ko na umalis sa plaza, mga dreno. At yun nga yung nangyari, mga dreno, diba? Doon ko napatunayan na mali ako, mga dreno. Mali ako kasi may nakuha akong mas magandang trabaho, mga dreno. Kaya nga, alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin, mga dreno. Kaya, yun. Kaya pala, andun yung paghahangad ko na umalis sa trabaho na to kahit pamataas yung sweldo. Kasi pala may nakalaan sa akin na mas maganda, mga dreno. Akala ko talaga mapapariwara na ako, mga dreno. Pero yun nga, no, sa kabila nung hindi ako sigurado sa gagawin ko, pero gusto ko pa rin gawin, eh, diba? Kasi yung pala may nagtutulak sa akin, mga dreno. Kasi kung nanatili ako dito sa plaza o kaya kung na-increasean pa ako, mga dre, siguro hindi na ako titingin ng ibang trabaho. Siguro hindi ako magkaka-interest sa magsasabi sa akin na, uy, may hiring dun sa school. Wala akong pakialam. Mas malaki yung sweldo ko rito. Siguro ganun yung sagot ko, mga dre, no? Pero dahil nga pinakinggan ko yung nag-uudyok sa akin, mga dre, no, na hindi ka na masaya dyan, di ba? Move on ka na. Kasi pala may mas magandang opportunity na ibibigay sa atin, mga dre, no? Yung istorya ko sa Buhay Canada, mga dre, dito lang sa isang trabaho na to, sa plaza, mga dre, ha? Imagine, nagsimula ako dyan, $15. After 2 months, naging $17. After 1 year, naging $19, $19.50. Nung sumunod na pangalawang taon ko, mga dre, no, nag-demand ako. Kasi sabi nung boss ko, humingi ka ng increase, deserve mo naman, eh. Sabi ko, magkano kaya hingin ko? $27. So, umakita ko sa taas, mga dre, pinatawag ako. Pinausap ako ng pinakaamo namin dyan sa plaza. Sabi niya, magkano ba naisip mong increase? Sabi ko, $27, sir. Sabi niya, ang naisip ko is $21.50. So, bibigyan nila ako ng $2, mga dre, no? From $19.50, gagawin ako $21.50. Sabi niya, $27, parang gumaganong-ganon siya. Kasi pang supervisor yata yung ganong sweldo, mga dre, no? Dito sa plaza. Sinabi niya na lang, mga dre, sa akin na pag-isipan ko raw yung $21.50. Tapos balik na lang ako kung nakapag-isip na ako. Yung $27 daw kasi masyadong mataas yung hinihingi ko, mga dre, no? Tapos nung panahon na yun, na alam ko parang hindi nila ibibigay sa akin yung $27, mga dre, no? Doon pumasok yung janitorial. Sa janitorial, sabi ko, okay, kahit hindi ako ma-increasean dito, kahit $19.50 o kahit $21.50, basta may building ako, janitor ako sa building, okay na, mga dreno, kasi libre ako sa upa nun. Kaya lang, yung janitorial pala, bago ibigay sa akin yung trabahong mag-janitor sa building, makalibre sa apartment, dapat magtrabaho rin ako sa kanya bilang maintenance ng mga apartment niya, mga dreno. So, sabi ko, hindi ba pwedeng janitor lang? Hindi pwede. So, magkano yung sweldo ng ano, ng maintenance sa mga apartment mo? $15. Ang baba naman. Sabi niya, my friend, that is tax-free. Every week, I will give you $600. Eh, yung sinisweldo ko sa $19.50, mga dre, pagtapos akong kaltasan sa lahat-lahat, sumisweldo rin ako dun ng ano, parang $600 a week. $1,200 in 2 weeks. So, sabi ko, parehas lang. Kaya lang, ang kaibahan lang dun sa cash, wala akong contribution sa gobyerno, mga dre, no? Pero ganun pa man, pinili ko yung ano nga, yung $15, mga dre, no? Tinalikuro ko yung $19.50. Kasi nga, makakalibre ako sa apartment, no? Eto na, mga dre, no? Nung magpapail na ng tax, bibigyan pala ako ng tax, mga dre, no? Ide-declare pa na yung sweldo ko sa kanya. Hindi niya lang ako kinaltasan, pero ide-declare niya ako. So, ide-declare ko yung income, ibig sabihin, ako yung magta-tax sa sarili ko, mga dre, no? Ganun pala yung nangyari. Tapos bukod pa ron, mga dre, eto na nga, no, nung naranasan ko na yung hirap ng pagbibuilding maintenance sa apartment, I think mga 3 months na ako noon, mga dre, no, ayoko na, suko na ako. Kasi talagang iba, mga dre, no, iba yung ugali nung may-ari, mga dre. Imagine, nagtatrabaho ka, nakatayo sa'yo, tinitingnan ka. Parang inaagad kang tapusin kasi dalawa lang kaming apartment building maintenance noon, mga dre, no. Tapos, ang apartment niya is 250 plus, mga dre, ganun karami. Kaya madaming trabaho. So, sabi ko, magre-resign na ako rito sa apartment na to.
Kaya lang, alam ko, matatanggal din sa akin yung pagka-janitor. Then, nagpaalam ako sa, ano, sa amo ko. Sabi ko, magre-resign na ako. Sabi niya, what? Kaya kita kinuha, kala ko tatagal ka. Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi, ayoko na. Hindi ko nakaya ka ako yung, ano, pagiging maintenance sa apartment mo. Sabi niya, eh, paano yung janitorial? Sabi ko, eh, kung may pagkakatiwala mo sa akin, di kukunin ko pa rin. Sabi niya, okay, continue mo yung pagja-janitor. Kinontinue ko yung pagja-janitor, mga dre. Nag-resign ako sa kanya. Tapos, pinatawag naman ako dito sa plaza, mga dre, no? Pagkatawag sa akin sa plaza, dun sa akin, ano, inoffer yung dating sweldo na hinihingi ko bago ako mag-resign. Yung $27. Pero nung una, mga dre, sabi niya, okay, i-rehire ka namin. Ah, ganito pala. Kompletohin ko ng kote yung kwento. Pinatawag ako. Umakita ako sa taas, sabing ganun sa akin. Kailangan mo pala ng trabaho, bakit hindi ka tumawag sa akin? Sabi ko, sir, eh, alam ko naman busy kayo, kaya hindi ko na kayo inistorbo. Sabi niya, oh, ito yung offer ko. $25 for the first 3 months. Pag natutunan mo yung dapat mong matutunan, i-increase ang kita ng $2, so magiging 27 na. Ayun yung inihingi ko sa kanya bago ako nag-resign, mga dre, diba? Pagkatapos, every year, i-increase ang kita. Yun ang kasunduan namin, mga dre, no? So, kung hindi ako nag-resign, mga dre, nung unang pagkakataon sa plaza, hindi ko makukuha yung $27. Hindi nila ako uopera ng $27, mga dre, no? Kung hindi ako nag-resign sa plaza, kung hindi ako naopera ng pagja-janitor, kung hindi ko pinagdaanan yung hirap sa pagiging maintenance sa building apartment, hindi pala ako mauopera ng $27, mga dre, no? Kumbaga, kailangan kong pagdaanan yung hirap. Kailangan kong pagdaanan yung pag-aalinlangan na dito na mapapariwara yung buhay ko kasi mapapalayo na ako sa trabaho. Yung ganun, mga dre. Kasi nga, bago ako nag-resign sa mga apartment bilang maintenance, tumitingin ako sa Indeed, mga dre, no? Talagang pursigido na akong iwanan yung pagiging ano, maintenance sa mga apartment kasi mahirap nga, mga dre, no? Tsaka iba yung ugali ng amo, mga dre. Kaya, sabi ko, ito na, dito na ako mapapariwara. Pero okay lang, kahit papalayo ako. Basta maiba ako ng linya ng trabaho, mga dre, no? Pero yun nga, no? Kumbaga yung nag-aantay pala sa akin is o-opera na ako ng plaza ng mas mataas na sweldo, mga dre, no? At yun, nakapagtrabaho sa plaza uli, mataas yung sweldo. Akala ko, hindi na ako uli makakakuha ng mas mataas na sweldo, mga dre. Lagi kong sinasabi yun, eh, di ba? Hindi na ako makakahanap ng sweldo na ganito, ng kagaya sa plaza. Hindi na ako makakahanap ng trabaho mas maganda sa plaza. Kasi nga, ang lapit sa amin, malaki yung sweldo. Pero sa kabila nga nun, mga dre, no? Ginusto ko pa rin umalis sa plaza, kahit $27 na ako. Kasi yun pala, mga dre, no? Yun pala, mas may magandang nag-aantay sa akin. Diba? Kailangan ko lang palang makawala. Kailangan ko palang bitawan. Diba? Minsan pala, mga dre, no? Kumbaga, puno na yung mga kamay natin na hindi na natin kayang hawakan pa yung iba. Ang kailangan natin gawin, bitawan natin yung ibang nagpapabigat sa atin nang sa ganun, makadampo tayo ng iba pa, mga dre, no? Na mas maganda kaysa sa hawak natin. Hindi ko sinasabi na sa lahat ng pagkakataon mangyayari yun, mga dre, no? Kaya lang, yun nga, no? Sa awa ng Diyos, mga dre, no? Alam ng Panginoon na wala tayong inagrabyadong tao. Alam ng Panginoon na ginagawa natin yung kaya natin sa trabaho, di ba? Alam ng Panginoon, mga dre, kung ano yung nasa puso natin. Kaya awa ng Diyos, di ba? Pinagbigyan yung hiling ng puso natin, mga dre, di ba? Yun nga lang, kailangan natin pagdaanan yung pag-aalinlangan, kung tama ba yung gagawin natin, kailangan natin ano, makaranas ng hirap. Kumbaga, walang ibang daan, mga dre, no? Wala yung shortcut, eh, di ba? Hindi pwedeng maganda na yung sitwasyon mo, tapos yung shortcut ka sa mas maganda pang sitwasyon. Kaya nga yung iba, mga dre, di ba, nag-aalala sila kasi, uy, sobrang saya mo ngayon, ah. Sigurado ako, sunod niyang problema. Minsan, nagkakatotoo, mga dre, no? Yung sobrang saya natin. Tapos, sa susunod na araw, puro problema yung darating. Akala natin, kapalit na yun nung kasiyahan natin. Pero ang hindi natin alam, inihahanda pala tayo, mga dre, no? Sa mas magandang posisyon. Sa mas magandang sitwasyon, mga dre, no? Yung ganun. Kaya yung mga judgmental, mga dre, no? Kumbaga,
huwag po kayong magkamali na husgahan yung nangyari sa isang tao bilang kamalasan, di ba? O sabihin nyo, ah, yan nangyari sa iyo kasi mayabang ka eh, di ba? Kumbaga, yan ang napapala mo. Ang hindi natin alam mga Andre, no, piniprepare lang pala sila para sa mas magandang buhay, di ba? Yung ganun, tapos papahiya tayo kasi nga hinusgahan na agad natin yung pangyayari sa buhay nila na pangit, di ba? Kung pakiramdam nyo, tama yung magiging gagawin nyo kahit sinasabi ng iba na mali. Baka tama ka nga, di ba? Kasi yun mga Dre, no? Yun yung napatunayan ko eh. Kasi kahit yung mga taong malalapit sa akin nagsasabi na mali, mali ang gagawin mo, ba't iiwanan mo pa yung plaza, ba't aalis ka pa dyan, ang ganda na ng trabaho mo, laki na ng sweldo mo. Pero yun nga mga Dre, no? Kumbaga, mas maganda pala yung bibigay sa akin, di ba? Kaya pala parang may nagtutulak sa akin na pakawalan kung anumang meron ako ngayon kasi mas may maganda palang ibibigay sa akin mga Dre. Kaya mga Dre, no? Wala tayong ayawan, di ba? Fighting!